Okay. Magandang araw ulit mga kababayan. Narito pong muli ang inyong abang lingkod, si Moise Colbulario. At kanina po ay nag-iskan-iskan ako ng mga balita sa Inquirer, sa Philippine Star, at sa mga live streaming ng mga televisions sa through internet. And marami akong mga nakita mga topic na medyo hindi sang-ayon ng aking kalooban sa mga pinagsasasabi ng ating mga media. Pero wala tayong magagawa, yun ang kanila. Though, ang sa akin naman, nais ko lang ipahayag ang aking malayang puro-puro at pananaw tungkol sa mga isyong binabanggit. Actually, marami pong mga topic ang nais kong talakayin ngayon. Pero mas gusto kong bigyang pansin o bigyang diin ang dalawang topic na hindi katanggap-tanggap para sa akin. Unang-una po dito ay ang isang manlilin lang. Sa aking palagay, pananaw, siya ay isang manlilin lang. Actually, isa po siyang leader ng relihiyon na napakaraming kabalbalang mga sinasabi. Noong una, nito po ay ayon sa issue ng lindol nitong nakaraan sa parte ng Mindanao, yung 6.6 magnitude, na ito manong si Apollo Quiboloy ay kanyang sinasabi na ang mga tinamaan daw ng grabe sa lindol ay yung tinatawag niyang Kapa Country. Matatandaan ko kasi na ang sekta nitong si Quiboloy ay kakompetensya ng sekta naman ni Kapa, yung itinatag naman ni Pastor Apolinar. Okay. So, sabi niya, tinamaan daw ng malala yung mga Kapa Country. And then sabi niya, nung nakaraan mga kaibigan, nabanggit nitong si Quiboloy na siya daw ang nagpatigil sa lindol. So ano kabalbala niya? Sabi niya, nung lumilindol daw, ayon sa kanyang video, nung lumilindol daw, sabi raw niya, sabi ko, stop! Sabi ko, lindol, stop! Ayun, tumigil. Ganon-ganon yung pagkakasabi niya. And then, hindi po doon nagtatapos mga kaibigan, kasi kanina, nag-i-scan ulit ako at may mga video ulit siya na nagpapahayag na huwag daw natin siyang gagalitin. Huwag daw gagalitin ang anak dahil baka daw pindutin niya, baka daw totohanin niya na pindutin yung vibrator daw ng mundo. Marami raw guguho. Hindi ko alam kung eto bang si Quiboloy nasa katinuan ba? Matino ba pag-iisip nito? Ano mga kabalbalang pinagsasasabi niya? Yun naman mga minions, palakpakan ng palakpakan, amen ng amen. Sabi niya, palakpakan, nasa hallelujah, hallelujah. Grabe ah, ang daming nautok. God really loves crazy people. He created too many. Nako, 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 itong si Quiboloy talaga. At nagtataka naman ako at dami pa rin yung napapasunod sa mga kabalbalang pinagsasasabi niya. Hindi ko alam kung nananahalig ba yung mga followers niya o nandun lang para maglibang na lang dahil natutuwa sila sa mga kabalbalang pinagsasabi niya. Pero hindi ko alam kung naniniwala sila. Well, meron tayong isang nakakalungkot na pangyayari mga kaibigan. Dahil noong November 4, isang kababayan natin na taga Barangay Balagan, San Mariano, Isabela sa Cagayan Valley Region ang nagpatiwakal sa bansang Oman habang binivideo niya ang kanyang sarili habang siya ay nagbibigti. Ayon umano sa mga kaibigan niya, siya raw ay maaaring may pinagdadaan ng depresyon o may malaking problema. Subalit, ayon sa kanyang panganay na anak, sa panayam sa kanyang panganay na anak, sinabi nito na wala naman daw nababanggit ang kanyang ina na meron siyang pinagdadaan ng problema. Okay.
Itong si kabayan po, si Annalyn Laman, ay taga Barangay Balagan, San Mariano Isabela, ay naulila po ang kanyang asawa at tatlong anak. Ang kanyang asawa naman po ay nagtatrabaho bilang isang laborer sa isang construction site sa Tuguegarao City. Hindi natin malaman kung ano talaga ang totoong nangyari, kung ano talaga ang nagtulak sa kanya para magpatiwakal, at bakit kinuhanan pa niya ng live video ang kanyang sarili habang nagpapatiwakal. Magkagayunman, hindi ito ang unang pangyayari. May mga kababayan tayong OFW na nagpapatiwakal. And in fact, kahit hindi OFW, may mga nagpapatiwakal na nandito sa Pinas. Alam niyo mga kaibigan, ng isang problema ay hindi nalulutas ng panibagong problema. Hindi po nalulutas sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Kung mahal mo, pamilya mo, isipin na lang natin na wawakasan natin ang buhay natin para matahimik tayo. Paano naman yung maiiwan natin? Di ba lalo silang mahihirapan? Di ba dinadagdagan natin yung pasanin nila? Mga kaibigan, kung tayo man na may malaking problema o may pinagdadaanan o napupunta na tayo sa depresyon, hindi ho solusyon ang pagpapatiwakal. Kailangan lang po nating ihinga ang ating mga problema. Umanap tayo ng taong mapagkakatiwalaan natin, kausapin natin, makipag-usap tayo, sabihin natin ang ating problema. Malaking tulong po yung nasasabi mo sa ibang tao yung iyong problema. Huwag po natin kimkimin. Siguro may mga kaibigan naman tayo. And hindi man, yung mga pamilya natin, kausapin natin yung maas yung pamilya natin, sabihin natin sa kanilang mga problema. Hindi ko kailanman magiging solusyon ng pagpapatiwakan. So, mga kaibigan, gusto ko pong i-upload yung video ng pagpapatiwakal ni Ginang Annalyn Laman. Subalit, marami na pong nagtangka. I think tatlo yung nakita ko sa YouTube na nagtangkang i-upload yung video, but it goes against the community standard of YouTube. So hindi na po natin i-upload para hindi po mag-block yung account natin tsaka yung video. Hindi na po natin i-upload dito sa YouTube. So kung gusto po ninyo mapanood yung video, pakitingnan na lang po yung link dito po sa description. Nasa description po yung link ng video kung gusto po ninyong panoorin. And then, okay, hanggang dito na lang po muna tayo mga kaibigan. And alalahanin po natin, hindi po solusyon ang pagpapatiwakal lahat. Kung may mabigat po tayong problema, umanap po tayo ng mga kaibigan natin na pwede natin mapagsabihan, makapagbigay ng payo, pag-usapan kung ano man yung problema ang dinadala ninyo. And actually, pwede ninyo akong tawagan. Usap tayo. Add ninyo ako sa Facebook. Pwede ninyo akong i-add sa Facebook. Hanapin po ninyo si Adobong Tikbalang. Search niyo sa Facebook. Adobong space Tikbalang. Yan. You can follow us on Twitter at Mukhang Tikbalang. And sa Telegram din po, pwede rin ninyo ako makausap sa Telegram. Kabayong Tonto. Okay. And so hanggang dito na lang po muna tayo mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-click lang po yung subscribe button, then click po ninyo yung notification icon. Sa mga gusto rin naman pong o mayroong mga topic na gustong talakayin sa susunod na issue, pwede po ninyong i-comment dito sa baba or pwede po ninyong i-message sa akin sa Facebook. At yun po ang ating tatalakayin sa susunod na video natin. Okay, hanggang sa muli mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna. Magpapaalam na po muna ang inyong panglingkod. Hanggang sa muli.